This is lars&vinz YouTube channel. Welcome back to all of you. Good day. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, mag-subscribe ka na para sa susunod na mga video. At kayo naman ay dati na, welcome muli sa ating YouTube channel. Today's video, susunod natin yung part 2 ng ating video tungkol sa do's and don'ts kapag nagmaneho ka ng motor na hindi nakapangalan sa'yo bilang driver o rider. So, yun yung ating part 1. Dito naman sa video ito, which is the part 2, motor na di nakapangalan sa'yo, mga di kailangan at hindi bawal. At ano naman yung dapat. So, bilang rider, dapat alam nyo yun. Kaya, ang tanong, gusto mo bang matutunan ito bilang rider? Para hindi ka sinisita sa highway. At hindi ka natatakot, hindi ka patago-tago sa mga authority na nag-checkpoint o nag-check ng mga single motorcycle at mga driver. Kaya sa video ito, subaybayan nyo, ipapakita natin sa inyo yung do's and don'ts at kung ano naman yung dapat. Kaya muli, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa lars&vinz YouTube channel. So sa nakaraan, ipinakita natin yung dalawang importanteng bagay. Ayusin agad ang transfer ng ownership ninyo. Pangalawa, pag nagbenta kayo ng motor, dapat i-report nyo agad iyon sa LTO. Ngayon naman, pag-usapan natin yung ilang bagay pa na hindi dapat at dapat gawin. So ngayon, yung hindi dapat, bilang rider, dapat alam mo na di bawal ang humiram ng motor. Hindi bawal ang mag-drive ng hindi nakapangalan sa iyong motor. Hindi kailangan ng authorization from the regional or from the registered owner. Sang-ayon yon sa RSAP o Riders Safety Association Advocate. Hindi rin kailangan na patunayan ng humiram ng motor na gamit niya ang ibang motor mula doon sa owner o registered owner. At kung nanghiram ka ng motor sa iba, hindi mo naman kailangan patunayan na hiniram mo yung motor. O kaya hindi mo kailangan patunayan na ikaw ay kriminal dahil gumagamit ka ng hindi motor. Sang-ayon sa RSAP o sa tinatawag na Rider Safety Association Advocate, wala daw po ito sa batas. Kaya kapag wala sa batas, anong ibig sabihin? Illegal. So yung tinatawag nating batas, yung tinatawag na Republic Act 11235 at sa LTO-IRR, yung tinatawag na LTO Implementing Rules and Regulations. So wala yung mga binanggit natin na iyon. Pero ganun pa man mga ka-rider, mga ka-partner na rider, dapat well-informed pa rin kayo sa mga bagay na ito para hindi kayo nakikipagtaguan sa mga authority na nag-checkpoint. Dito lang sa ating lokal na munisipal, pag may operation o kaya may checkpoint, ang mga otoridad, pag may mga otoridad dyan sa highway, ang daming patago-tago sa gilid para tayong mga langgam na nakahilera sa gilid ng highway. Mga ka-rider, huwag po kayong matatakot. Basta't alam nyong legal kayo, nakaregistered ang motor ninyo, meron kayong license, may dala kayong ORCR, wala kayong dapat ikatakot. Kahit na mag-checkpoint si sir, authority o police, relax kang dadaan sa harapan niya. Sabi nga natin, dapat well-informed kayo sa mga bagay na ito. Kaya sa video ito, sa baba, sa description box, papakita ko yung ibang mga link na pwede ninyong i-click para makita yung mga batas, lalo na sa LTO, para hindi kayo natatakot. Kaya ito rin ang purpose ng video ito, kaya ginagawa natin ng video ito, para ma-inform kayo, no? Para maipaalam sa inyong lahat ng mga kapwa ko riders ang ganitong mga uri ng impormasyon na hindi pala dapat na matakot kayo kapag nagmamaneho kayo ng hindi ninyong motor, basta't mayroon kayong lisensya, para hindi rin kayo patago-tago. Pagkatapos nyong mapanood ang video ito, mga partner and ride ka riders, pagkatapos nyong mapanood ito, i-share nyo rin po ito sa inyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kalugar, kabarangay, at maging sa mga kaaway ninyo kung meron. Pero hindi naman kailangan may kaaway kayo, ano, mga ka-riders. Pero dapat, ma-inform nyo rin sila. Kasi kung gagawin nyo yun, makakatulong din kayo sa iba. Diba? So sabi nga natin, speaking of information, no, maaaring nyong tingnan. Sabi ko kanina, ang mga patalasta sa LTO online. No? Muli, dun sa description. Kaya kung patuloy kayong magsusubscribe sa channel namin na ito, mapapanood nyo pa ang iba pang mga informative videos natin
tungkol dito. Okay? Okay mga partner, kaya para mabuo yung part 2 ng video natin ito, simulan na natin ang susunod. May pagdududa sa aking sinasabi, magbasa kayo. Magtanong kayo sa mga kapatid nating riders. Sa mga nakakakilala kay Attorney Denden Calderon. Napakabait na rider niya, hindi yan madamot. Magtanong kayo. Tawagan ninyo, kausapin ninyo. So, mga kapatid na riders, huwag po kayong magmadaya sa maling balita. Ipagpatuloy ko po. Ikatlo, walang batas na nagsasabi na bawal tayong humiram o magpahiram ng motorsiklo. Wala po. Wala pong pagbabawal. Ikaapat, walang batas na nagsasabi na kailangan natin ang authorization mula sa rehistradong may-ari ng motorsiklo kung hindi atin ang motorsiklo. Wala pong sinabi na gano'n. Mayroon pong nag-message sa akin, sa messenger, police, patrolman, nagpakilala po siya. Sabi niya, "Sir, with all due respect, parang hindi po ako sang-ayon sa ginagawa mo na nagpo-post ka sa Facebook na sinasabi mo na hindi dapat hinahanapan ng police ng authorization ang mga riders, itong mga hindi nakapangalan sa kanilang registro. Sir, para naman yatang pinapaboran mo ang kriminal." Sabi ko, "Bro, let me explain." Ganito yan eh. "Bakit hindi ako sang-ayon na hinahanapan ninyo ng authorization letter ang rider kapag hindi nakapangalan sa kanila ang rehistro ng motorsiklo? Una, illegal, hindi iniuutos ng batas. Pangalawa, hindi patas. Hindi ninyo ginagawa yan sa mga nakamontero, nakapadyero, nakanisan urban, nakafortuner, nakanabara, nakaraptor. Hindi nyo ginagawa yan. So, ibig sabihin, ang ginagawa ninyo ay illegal at hindi patas. Kaya hindi ako sang-ayon dyan. Ngayon, usapan tayo paano i-address itong kriminal na gumagamit ng motorsiklo, ng nakaw ng motorsiklo particular. Kailangan mag-aral kayo. Alamin ninyo kung paano malaman kung nakaw o hindi ang motorsiklo. Magtanong kayo sa mga operatiba ng Highway Patrol Group. Yan yung marunong, mga expert. Pagtingin pa lang yan sa ORCR, pagtingin sa sasakyan, umiikot na yung pag-iisip nila na may nakikita na sila na problema. Pero, dahil magagaling ang mga ito, hindi pa yan huhulihin, hindi pa yan i-impound. Tatarbahuhin pa nila yan. Kaya sila, pag pinag-down, kapag pinara ang sasakyan, 100% huli yan. Hindi sila tsamba-tsamba. Kaya po, hindi ako sang-ayon sa ginagawa ng ibang pulis na hinahanapan ng authorization at kapag hindi nakapagpakita ng authorization letter ang rider, ini-impound nila at inuobliga na isama ang rehistradong may-ari. Bakit po ako hindi sang-ayon dyan? Ulitin ko po, illegal at hindi patas. Hindi ang ibig sabihin nito ay pinapaboran ko yung mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Gusto ko lamang po na proteksyonan ang napakaraming riders na nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Huwag po tayong tsamba-tsamba. Gawin natin ang tama ang ating trabaho. Hindi ang ibig sabihin, pinapaboran ko ang mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Ipagpatuloy ko po. Number 5, walang batas na nagsasabi na kailangan nating patunayan na pinahiram o pinagamit tayo ng rehistrado may-ari ng motorsiklo. Hindi natin kailangan patunayan. May nagsasabi na kapag daw nasita ka ng police o ng enforcer na yung minamaneho mong motorsiklo, hindi sir, kailangan mo daw patunayan na
pinahiram sa'yo o pinagamit mo. May nagsasabi pa nga na kung yan ay company vehicle, kailangan daw may authorization sa company. Saan ninyo nahugot yan? Wala, walang batas na sasabi ng ganyan. Hindi yan patas, hindi yan makatao. Hindi natin dapat payagan yan. Dahil mali, dahil illegal. Gaanin, walang batas na nagsasabi na kailangan nating patunayan na hindi tayo kriminal. Kapag minamaneho natin ang motorsiklo na pag-aari ng iba, may nagsasabi na kailangan daw patunayan mo na hindi ka kriminal. Saan ninyo nahugot yan? Saan ninyo nahugot yan? Mali yan. Illegal yan. Huwag nating payagan yung mga ganyang idea at panggigipit yan. Hindi mo na nga malaman kung kakampi talaga ng rider o ewan. Ha? O ginagalit ang mga kapatid nating riders. Kung ang pulis po ay may pagdududa na ang motorsiklo ay maaring nakaw, o kaya naman ang pulis ay may pagdududa na ang rider ay kriminal, hindi obligasyon ng rider na patunayan na hindi nakaw ang kanyang motorsiklo. Hindi obligasyon ng rider na patunayan na hindi siya kriminal. Wala siyang dapat gawin. Ang kailangan lamang niya ay lisensya, hindi expired. May restriction code 1 para sa motorsiklo. Ang kailangan lamang niya ay may ORCR ang motorsiklo, hindi expired. Wala na siyang dapat patunayan. Kung may pagdududa ang pulis o ang enforcer, trabaho niya na alamin, patunayan, imbestigahan. At kung meron na siyang sapat na basihan para hulihin, impound ang motorsiklo, ganun din ang proseso ng motorsiklo. At kailangan sampahan, saka pa lang siya kikilos. Hindi pwede yung tsamba-tsamba. Dapat professional, dapat marunong. Kaya po doon sa ibang mga pulis, nais ko pong sabihin na huwag naman nating abusuhin ang mga kapatid nating riders. We are public servants. We are professionals. Dapat ang gagawin natin ay tama, alinsunod sa batas at patas. Dilinawin ko po. Hindi kaya sinasabi ko ito at pinoproteksyonan ko ang, o kaya naman ay pinapaboran ko ang kriminal na gumagamit ng motorsiklo. Hindi po. Gusto ko lamang po proteksyonan ang ating mga kapatid na riders. Ang ating mga kapatid na riders na responsable, mabubuti, at hindi mga kriminal. Yun lamang po. Maging patas at makatao tayo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay tayo. Okay mga partner, so ngayon nakita nyo na yung kabuuan ng video mula sa part 1 and this part 2, natapos na. So yung mga importanteng bagay na dapat ninyong malaman kung kayo ay nagda-drive ng motorcycle na hindi naman sa inyo. Take note yung mga importanteng bagay. Dapat meron kayong ORCR at meron kayong driver's license kahit hindi nakapangalan ang motorcycle sa inyo. Kung sa tingin ninyo makakatulong ang videong ito para ma-remind tayo tungkol sa mga do's and don'ts sa pagda-drive sa highway, consider nyo po ang pag-subscribe sa channel na ito, lars&vinz YouTube channel. At pwede nyo rin i-click ang iba pang video dito sa bandang left side ko para makita yung ibang video namin sa channel na ito. At yung iba pang link na pwede nyo i-click sa ibaba sa description. This is lars&vinz YouTube channel. Click the notification bell and notify kayo sa mga susunod nating videos. And paki-check niyo na rin iba pa naming media platform katulad ng Facebook page at iba pa. So, like, share and comment in this video. See you again.